For this video, babalikan natin ang... Natin? Babalikan natin ang ating mga dating content na ginagawa. Dati? Kaya dati. Yung mga dating content na kung saan kumakausap tayo ng iba't ibang tao sa internet gamit ang Omegle. Alamin natin kung ano yung mga katanungan. So, diyan ko natatapos yung video na ito. Sana marami kayong natutunan. Alamin natin kung ano yung mga katanungan nyo. Amazing. Without further ado, let's start. Oy! 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 Dok! Dok! Oy! Daddy! Wait lang, kilala kita, Dok. Ako! Dok Alvin, di ba? Kamukha ko lang po yun. Hey, Dok Alvin? Helicopter! Helicopter! Uy, kilala kita talaga, Dok. Oo ka, kinilala kita. Sir, kamusta po? Anong, Rita? Yan. Hindi pa ako lasing, ha? Hindi pa lasing. Ayan po ay alak, tanduay. Oo, masarap po yan kapag moderately lang. Kasi nakaka-relax din yan minsan. Huwag lang po sa sobrahan kasi baka maapektuhan po yung ating atay. Baka medyo mamaga. Minsan lang po ba kayo nag-inom? Opo, ngayon lang po. Ngayon lang, oh. Basta hinahilay lang po, tapos huwag naman sasagarin. Tapos damihan ko ang tubig. Hindi naman yan, sir. Ano, sir. Oh. May ganito, sir. Oh, may juice pa. Nagdag sa sugar. Tubig na lang, tubig. Nakailang bote na po kayo? Pag-isa pa lang to, sir. Meron bang broken hearted dyan? Ba't po kayo nag-iinom? Meron bang iniwan sa ere? Yan, sir. Yan, sir. Yan, ako. Oh, sige po, hinay-hinay lang. Enjoy-enjoy lang, ha? Kumusta po? Liko. Si Dr. Alvin! Huwag niyo po akong... Wala mong ginagawa masama. Hindi po ako tama doon. Wala mong ginagawa masama. Huwag niyo po akong tulong. Ang gwapo mo. Ako, nilipat. Nilipat nung asawa. Sabi kasi, ang gwapo. Hello! 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 Pa-doctor here in the Philippines. Wow! Yeah! Don't you ever wonder why certain kinds of our hair, like hair in our head, it continuously grow, but our hair in our armpit, it stops for a certain length. Do you know the reason? Have you ever wondered? Because our armpit hairs are specialized to grow in a certain length only, unlike our scalp hair, which don't have that kind of ability. And that's medyo maubos ang ating English. Wait, can I ask you a question? Sure. Is it hard to be a doctor? A very nice question. Here in the Philippines, being a doctor will take you for about starting college, which is 4 years, and then you go to medical school, which is 5 years, and then you go to specialty training, which is another 5 years. So it's about 14 to 15 years. But it depends on what kind of specialization you are. Do you want to be a doctor someday? I want it, but I don't believe in myself. I don't believe that I can make it. If there's something you really want, my advice is just look on your goal in life. Look on the finish line. Listen, look, and listen, and learn. If there's something, let's say, hardships, problems throughout the way, just look on the finish line and you will gain strength. Ultimately, you will reach your goal and think about your family and the reason why you started the thing that you really like. Thank you so much. I hope I can visit Indonesia. Oh my God, we're waiting for you. Oh, thank you so much. Can you teach me an Indonesian word? Sure. Someone asks Indonesian people to teach about Indonesian language. We teach how to say how are you. Ah, how do I say that? Apa kabar? Apa kabar? Yeah. Yeah, apa kabar? Oi! 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 Hala! Hala! Ako! Masakit yung puso ko! Ako, masakit ang puso. Sabi ko naman, pag masakit ang puso, dapat hinahayaang maghilom. Dok, anong mangyayari pag... Wala. Dok, may sigo ko, anong gagawin ko? Dok, may iba na siya, anong gagawin ko? Magbubon ka na. Ay! Dok, anong pangpata... Ano? Dok, anong pain reliever sa broken hearted? Pain reliever sa broken hearted? Humanap ka ng iba. Ah!
Okay, noted po. Umanap ka ng iba dahil masama pag napupunta ka sa maling tao. Uy, naku, bravo! Naku po! Nag-IOC! Marami pong disadvantages yung pag-IOC eh. Bakit man, tol? Doktor ka po, doktor? Opo, doktor po kasi ako. Ang paninigaril po kasi, nagdudulot po yan ng iba't ibang infection sa baga. Pwede po kayong magkaroon ng tubig sa baga, tsaka pulmonya. Tsaka yung pinaka-worse yung tinatawag nating bukol sa baga. Kung makakain doon po kayo na mas maaga, mas okay po. Bukas, hindi na ako mag-IOC. Opo, salamat po. Napakadaling mag-usap. Ay, hello po. Kamusta po kayo? Gwapo mo ah. Naku, hindi po. Hindi naman po. Ano lang po. Edited lang po yan. Dok, paano? Kapag di clinash, makdok, anong gagawin? Naku! Yan ang mahirap. Malamig ang Pasko. Baka meron kayong problema sa pag-ibig. Ay, pag-ibig. Iwalay na kasi ako dok. Ay, ibig ko po sabihin yung pag-ibig na yung loan, yung binabayaran sa bahay. Magdulon ako ng bahay. Liwanag, boss, ha? Bawasan mo ang ilaw mo. Nasyado maliwanag kasi silo ako. Bapo niyo po, ha? Yung kuya ko po sana. Ano nangyari sa kuya niyo? Ayubo po siya. Ay, ilang araw na po yung buwan niya? Matagal na din. Tatlong buwan na po ba yan? Opo. Ilan taon na po siya? Mga 20 plus. Oh, ganun, parang ganun po. Oh, kasi kapag usually kapag ubo na matatagal, mga 3 months, sabi mo no, tapos 20 to 30 years old, alamin natin kung ano yung dahilan. Pwede naman mga allergic cough. Ibig sabihin nun baka merong allergy sa bahay na nagtitrigger dun sa ubo niya. Kaya ganun katagal yung ubo niya. Meron din naman mga ubo na dahil sa sikmura. Kanyari merong maasim na nalalasan siya dito. Tapos nagtitrigger na lamunan, inuubo siya. Yun yung mga benign na cause. Pero kung medyo mapanganib na dahilan ng ubo, dyan napapasok yung TB. Kapag sinabi pong TB, mga infection sa baga. Very common sa Pilipinas, pero very treatable. Antibiotic lang po yun for 6 months, tapos kung tuloy-tuloy yung pag-inom niya and nakita natin ang recovery, magbabalik po siya sa dati, mawawala yung ubo niya. Anong panggap po doon? Depende po kasi kung allergy or TB. Kasi kung TB, dapat po natin alamin muna. Dapat siya ma-X-ray. Pagkatapos po ng X-ray, alamin natin yan. Meron tayong sputum exam. Yun yung dadahak sila. Tapos yung plema na yun, titingnan natin sa loob ng microscope. Alamin natin kung merong bacteria ng TB. Kapag napatunay na TB, bibigyan po siya ng antibiotic. 6 months po yun, 6 na buwan na iinumin. Tapos madali lang naman yun, babalik po siya sa dati niyang lakas. Ganun pa pala yun. Kayo po, wala po ba kayong naramdaman? Wala po. Wala akong bisyo. Yun, very good po. Sobrang sumaya po ang puso ko kasi yung nakausap ko kanina, pinakita na ganda ko ng sigarilyo. Hello, mother... Pagpatuloy niyo po, sir, ang inyong magandang ginagawa na walang bisyo at very healthy sa buhay. Opo. Opo, pakita niyo naman po yung mukha niyo. Masyadong maliwanag eh. Dito po kami, oh, sa kwan po, sa... Ayan, salamat po! Hello po, puso ko po masakit. Lagi na lang puso. Magpapasko pa naman. Kasali ka po ba sa samahan ng malamig ang Pasko? Hindi naman. Ano pong nararamdaman sa puso? Merong heartburn? Merong mainit dito? Healthy ka naman. Nasa ka ba? Nasa labas ka ba? Parang mahangin dyan ah. So bago natin ituloy yung video, introduce ko muna sa inyo ang Doc Alvin Membership. Ang Doc Alvin Membership ay nag-offer ng different and unique na perks na makukuha lang ng members. Doc, ano yung mga perks na yan? Kapag nagpa-member po kayo, meron tayong monthly subscription fee. At ang kapalit nun, pwede po kayong makasali sa regular live stream, regular live chat, priority reply sa mga comments, mga special badges and emojis na pwede nyo pong i-comment, at kung ano-ano pa. Lahat po ng malilikom dito ay importante para magtuloy-tuloy po ang YouTube channel ko. Para mag-join, i-click lang yung... Para mag-join, i-click nyo lang po yung join na nasa channel ko doon sa YouTube. Meron ko yung makikita dyan na join. Click nyo lang po yan. At again, marami pong salamat sa suporta kung nag-decide po kayo na mag-join. Kung hindi naman, okay lang po. Back to the video. Uy, sir! Uy, boss! Parang napapanood kita. Ako, hindi po ako yun. Kamukha ko lang po yun. Di ba ikaw yung doktor? Ay, basta parang... Basta parang doktor? Tanong ko lang, ano ba yung pinaka-best para maiwasan yung paninigarilyo? Maganda yung tanong mo, sir. Inassume ko ikaw yung naninigarilyo pero gusto mo na iwasan.
Ano parang naman? Ganito yung gawin mo, sir. Pupunta ka sa mga government hospital, tapos meron silang mga smoking cessation unit. Tatanong mo lang yun sa guard. Sir, saan ba yung smoking cessation unit? Libre to ah, wala kang babayaran. May mga doktor dun, tapos re-reseta ka ng mga gamot na makakatulong para dun sa pagpupit mo. Bibigyan ka ng mga gamot, bibigyan ka ng mga nicotine patch. Kasi alam ko, naiintindihan ko, may harap talaga mag-quit eh, kasi hinahanapanap ng katawan. Isang beses tumawag po ako, sir, sa DOH, yung nakatulat sa pack ng cigarette. Parang may ibibigay daw silang tableta na ano, para daw makaiwas sa ganun. Advice ko sa'yo, sir, kapag kunyari nabigyan ka ng bakasyon o kaya day off, trabawin mo kahit isang araw lang, siguro isang buong araw. Makakatulong yun sa'yo, sir, tapos dahan-dahan hindi mo nahanapin yung sigarilyo. Parang di recorded ah. Di alata, no? Recorded ka, no? Recorded, recorded. No! Kunyari, nagulat. What if may bukol? Sabihin natin sa hita. Na hindi naman siya ganun kalaki. Pero may times na pag nadadanggal is nasakit. Matagal na ba yung bukol? Almost years na rin. Ilan taon na? Mid-20s. Pag bukol kasi sa paan, maraming causes. Pero kung ganyan ka bata, pwede natin isipin yung mga benign lang. Baka meron tayong cyst. Kapag cyst lang, walang dapat problemahin. Kasi madali yun tanggalin eh. Operahan lang yun. O kaya sisip-sipin lang yun. Di sisip-sipin ng straw. Ah. Sisip-sipin ng syringe. Yun yung mga benign. Dapat din ma-check kung sa CT scan o kaya MRI. Kasi baka naman medyo cancerous. Pag medyo cancerous, ibang form of treatment. Pero sana wag. Doc. Oy, basta. Formal na formal. Wala ng gulat-gulat. Knock na agad. Bakit kayo yung puso ko? Bakit? Iniwan ka ba sa ere? Iniwan ako. O, di ba? Nakakat. Kaya pala medyo malumbay si sir. Nataan naman eh. Lako-laki ko sinasabi kapag medyo broken-hearted ang isang tao eh, hahayaan mo lang yung puso na mag-ilom ng pusa. Kasi oras naman nang nag-iilom dyan. Sanayin mo lang yung sarili mo, sir, na may bago kang ginagawa. Kausapin mo yung pamilya mo, mga kaibigan mo. Tapos makakalimot ka rin dahan na. Ngayon, huwag mo kalimutan yung kalusugan mo ha. Huwag ka magpupuya at huwag masyado mag-iinom. Bisyo. Asa? Ito lang yung iniwan na ano eh, chill lang eh. Dok, iniwan kasi ako eh. Sayang angas, sayang tatlo. Oo, oh, sayang angas. Pinatato mo ba? Hindi na nga. Hindi naman. Hi! Hello! Si Dr. ano ka po ba? Ako po si Dr. Johnny Sins. Pinatanong daw siya, Dok. Ano po ba yung gamot? Hindi ko makalakad. Ah, talaga? Ilang taon na? 22. Sa paa, sa tuhod? Hindi po, sa paa lang po. Sakit. Mamaga talaga, no? Opo, minsan namamaga, minsan po yun naman. Pero nakuha na kayang dugo? Hindi pa po. Dok, ang gwapo nyo, Dok! Grabe! Papakonsulta ka ba talaga? Sa ganyang edad, medyo common talaga, 30 years old and above. Ang pinaka-advice talaga natin sa mga pasyenteng may gout, diet. So tanggalin po yung mga bawal. Baka may lipo kayo sa beer, dilata, mga mani. Kapag kasi may gout tayo, hindi ma-metabolize ng katawan eh, yung mga kinakain natin. So naiipon siya as crystal. Parang mga bukol-bukol po yun eh, sa paa. So kapag namaga yung paa nyo, masakit talaga. Pero advice ko sa iyo, sir, magpa-check ka muna. Pakuha na ka muna ng dugo para tingnan natin kung talaga mataas yung uric acid. Dok, alibin ang gwapo nyo. Pwede pa kayo mag-artil sa Dok. Meron na po ako sa Viva Max. Ay! Bongga! Dok, grabe, manonood talaga ako noon. Araw-araw. Sige po, unahin po muna natin yung uric acid nyo. Ala! Ala! Dok, magpapakonsulta ako, Dok. Sige, go! Yung ate ko may sakit sa puso, anong magandang pagkain doon? Ilan taon na po siya? 19. Ano po siya na-diagnose? Una po sa baga daw po siya, tapos umakyat sa heart daw. May tubig daw po yung heart. Yan yung tinatawag na rheumatic heart disease. Medyo common talaga sa mga ganyang edad. Nangyayari po yan kasi nagkakaroon ng pamamaga sa parte ng puso, no? So medyo hirap magtibok yung puso. Naresetahan ka po ba ng gamot? Carbedolol po, Dok. May maintenance po na 21 days salpen po. Kailan ka po na-diagnose? 2018. Basta take mo lang lagi yung gamot. Huwag ka makakalimot kasi yan yung pinaka-importante. Magpapahealthy doon sa puso mo. Hindi ka naman na-advise ng operasyon? Hindi po. Sa mga pagkain, iwas lang siguro sa mga medyo maalat, processed food, tapos damihan yung pagkain ng gulay tsaka prutas. Huwag ka na po masyado sa pansit canton. Mahili ka ba sa pansit canton? Hindi po. Sinungaling ka. Alam ko yung mga paborito nyo. Sinungaling. Cup noodles. Ayoko. Kasi pag medyo maalat po yung kinakain natin. Yung tubig sa baga, baka maapektuhan, baka lalong dumami. Eh, paano, Dok, yung suka? Suka?
Dinalaklak niya. Ay, huwag naman masyadong laklak. Sausaw lang. Hindi ko alam na iniinom na palang suka ngayon. Kasi pag masyadong maraming suka, baka maapektuhan naman yung sikmura mo. Baka mga sinta masyado. Pero okay ang suka kumpara dun sa mga maalat. So dapat po matuloy-tuloy nyo yung follow-up sa doktor. Tapos ulitin yung 2D echo kasi dun nakikita yung itsura ng pinakapuso mo eh. Mas kita yung dito niya lagay. Hindi na nga po inatakid okay. Nakakasali na ako sa mga piyak. Yun. Eh, Dok, paano yan? Yung gamot niya minsan din niya iniinom. Naku, ayaw ko yan. Bad news yan. Gusto niya yan. Gusto niya yan. Bakit po yun? Kasi baka mahirapan po yung puso natin. Siyempre, mahina na yung puso eh. So, dapat meron siyang medications, meron siyang maintenance. Minum ka na ba ngayon? Hindi. O, pagkatapos ng tawag na ito, uminom ka na. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Meron po kasing advisable na anti-smoking sa TikTok. Yung energy na... Yung dito? Oo, yung dalawang ilong. Totoo ba yun? Wala po katotohanan yun. Binibentaan lang po kayo nun. Sayang po pera. Kasi ganun din, bibili ka rin nun. Tapos baka meron din mga addicting components yun. Instead na nanigarilyo ka, doon ka naman nalipat. May mga chemicals din siya. Meron din yun, no? Buti naisipan mo ito, Miguel. Napapaisip ako minsan, halos kalahating kaka ko isang araw, parang magastos na rin. Tama. Gusto ko nga po siyang tigilan, Doc, kaso ang hirap. Addictive nga talaga yung sigarilyo. Akala ko dati astig yung mga naninigarilyo. Pero ngayon tumanda ako, mas astig pag naiwasan mo yung paninigarilyo. Gawin natin inspirasyon yung pamilya natin, yung anak natin, kasi gusto natin sila makasama pa ng mas matagal. Opo, sir. Tamang tama. Doktor! Sa ano yan eh? Sa Viva Max! Ay, yung ano po, tulo po. Paano po? Sakit yan, boss. Hirap sa paghihiya, tsaka mainit-init. Yung tulo kasi nakukuha po natin yan kapag medyo active tayo sa pagkipagtali. Pero na pag iba-iba, ang ating tinitikman at ang ating pinapasukan. So, advice ko po, magsasot po lagi ng protection, condom, tsaka kikilalanin nyo po yung mga babae na kinakatalik nyo. Kung meron kayong tulo, magagamot naman po yan ng antibiotic. Sino po bang may tulo sa inyo? Ingat-ingat lang po, kilalanin nyo muna mabuti at tsaka mag-proteksyon bago umaksyon. Do you recommend cotton buds na panlinis ng ears? Yeah. No, di ba? Kasi it pushes more of the wax inside. Yes. Rather than cleaning it. Yes. Kung maglilinis tayo yung tenga, dapat once a month. Okay, dapat once every 2 months pa ngayon. Kasi yung tenga natin may capacity yan para linisin yung sarili niya mag-isa. Tinutulak niya yung palabas eh. So kapag lagi tayo naglilinis ng tenga, mas napupush inward. Nahihirapan ilabas ng tenga natin yung mga tutulak. So hindi talaga recommended ang cotton buds. Huwag cotton buds. Tapos mas maganda kung cloth na lang, mga cotton. Dito lang sa labas, dito lang. Wet cloth. Oo, wet lang, ganyan. Pahit-pahit lang. Kasi diba may dumidikit doon under. Yun na yun, okay din. So hindi talaga recommended everyday linisin yung loob. Bago. Although may mga pasyente ano dyan eh, medyo madalas. Kasi nga naikiliti sila. Doon na lang daw sila nakakanap ng kilig eh. I-ano mo yung camera, hindi kita makita. Yun! Sir, kamusta? Totoo po ba yan? Hindi, ano, recorded lang po ito. 1 week na po akong may tonsillitis. Naglalanggat ka ba? Hindi naman po. Ito lang ang nakita kong may tonsillitis na masayang masaya. Hindi kasi nakita ko po kayo eh. Ay, salamat po sir. Opo. May ubo? Wala din po. Bago po ako nagka-tonsillitis, ano po, sipon. Tapos may kulay yung buhok. Opo. Usually kasi kapag nagkakaroon po tayo ng sipon, minsan bumababa. So may lalamunan na apektuhan yung ating paglunok. So nagkakaroon din ng pamamagado. So nagkakaroon ng tonsillitis. Nagagamot naman po yan ng antibiotics kung talagang kailangan ng antibiotics. Pero yung ibang tonsillitis, gumagaling naman yun ng pusa kahit walang antibiotics. Basta damihan po yung pag-inom ng tubig at mag-vitamin C po. Bawal po bang malamig? Pwede. Pwede malamig sa tonsillitis. Dito to yung bawal malamig. Tasakit yung lalamunan. Okay lang yun. Actually, mas maganda nga malamig para mabawasan yung pamamagay. So, inom ka ng 1 basong tubig na punong-puno ng yelo. Yun. Ma-relief talaga. Pero kung di mga komportable sa malamig na tubig, okay lang naman kahit hindi. Okay lang na uminom na malamig, okay lang na maligamgam, okay lang na mainit. Wala pong problema. Pero feeling ko parang pagaling na rin po siya eh. Yun oh. Pag viral, gumagaling po yan. Kapag bacterial, yun yung kailangan antibiotic. Pero kung viral, gagaling na po siya kahit mga 2 weeks, magaling na yun. Makaka-recover ka na siya. Makakakanta ka na ulit. Makakantahan mo na ulit si Mrs. Si Doc Alvin? Ay, opo. Salamat po. I researched inverted papilloma. Ah, meron ka? Yeah, I have. Ooh,
It's so rare po. Bakit po nagkakaroon ng inverted papilloma? Ano ba ang una mong naramdaman? Tsaka ilang taon ka na? 23. Tapos talagang nakita sa CT scan? Nung una po kasi, lagi lang akong sinisipon. Then, binabaliwala ko lang siya. Okay, okay. Then, February po, doon na siya nag-start na hindi na nawala yung sipon. Nung bandang May, doon ko na po naramdaman na yung pain sa right face ko. Then, yung ilong ko po is nagka-clutch. Then, after nun, nung naramdaman ko na po yung sumasakit yung nose ko and half face, nagpunta na kami sa doctor. Then, sinilip po ng doctor yung nose ko. Tapos, may nakita daw siya ng, hindi daw siya polyps, para siyang laman. Mm-hmm. Ano to yung... Nawala! Nawala, nawala, nawala. Anyway, yung case ni ma'am ay tinatawag na inverted papilloma. So, usually yan kapag paulit-ulit yung sipon ng isang tao, kadalasan sa mga ganyang edad. Tapos, kapag nagkaroon ng viral infection, yung inyong sipon, nahaluan ng Epstein-Barr virus na tinatawag, o kaya yung HPV na virus, pwede magkaroon ng pagbabago dun sa lining ng ilong nyo, dun sa mga lining ng mucosa dito, na nagkakaroon ng papilloma. Kapag sinabi kasi papilloma, maliit yun na parang bukol, parang daliri. Kapag nagkaroon ka nun, pwede yun makita sa CT scan, pwede maapektuhan yung ibang parte ng ilong mo, tapos pwede ka magkaroon ng pain sa mukha o kaya dito sa may bandang ilong. So pag nakita na po ito sa imaging, CT scan, patunayan na talagang inverted papilloma, maganda po kung maoperahan na agad bago po siya lumaki and mag-transform sa malignant. Ito kasi inverted papilloma, benign pa yun, hindi sabihin mabait siya, hindi siya kumakalat. Pero may certain percentage na pwede siya ma-convert into malignant. Hindi sabihin siya yung masamang bukol, pwede siya kumalat. So before siya maging malignant, dapat po maoperahan, matanggal, para po hindi mag-worsen yung case nyo. Daddy! Musta po? Ano po yung masakit kasi pag huminga dito sa tagiliran ko ba dito? Kailan pa po? Bago lang, pero dalawang araw. Pag dinidiinan, mas masakit. Oo. Anong trabaho mo, sir? Merchandiser. Ang naisip ko dyan, sir, yung tinatawag na costochondritis. Since nabanggit mo na medyo bago lang, 2 days ago lang, tapos kapag dinidiinan, medyo sumasakit. Yun yung mga typical na findings ng costochondritis. Medyo namamaga lang yung mga buto-buto mo dito sa ribs. Pero huwag ka mag-alala, sir, kasi nawawala naman yan ng kusa. Ah, sige, salamat. Nag-i-heal yan mag-isa Yan yung tinatawag nating self-limiting. So hindi mo na kailangan minom ng gamot, hindi na kailangan ng x-ray, basta mawawala siya within few weeks. Pero pag nagiging grabe yung sakit, tapos tumatagal siya ng buwan, dapat mapacheck na po. Maraming salamat po. Sana marami ka pang matutulungan ng mga tao. Okay, salamat po. Salamat po sa inyo. Sana rin po kayo ay maging bilang anghel. Pasyarado! 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 So, shoutout kay Sarah na ang Amiro na Ag Family, kay Kelvin Patrick Enriquez and Christine Luis Arganiosa. Shoutout po sa inyo mga bossing. Shoutout kay Rebecca Tutania, kay Mary Jean Chiva. Shoutout po galing sa Palawan. Woo! Shoutout po kay Chican with Mamshi Dani. Shoutout po kay Jessil Picab. Shoutout kay Wells. Ang pangit ng number mo. Well, 666, shoutout sa'yo. At kay Bong, 1986. At dyan mo natatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan sa mga nakausap ko at sa mga kinausap ko. Sana marami kayong natutunan. Sana pag nakita ulit tayo next time, na makaya magsalita, magtanong pa kayo. Kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages. Once again, I'm Doc Alvin, signing out. Bye-bye!